Muli namang hinigpitan ang mga entry points sa probinsya ng Zamboanga del Norte, kaugnay sa tuloy-tuloy na pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa. May detalye si Shena Kimi-Kimi. Dahil sa pagpasok at natuklas ang COVID-19 Omicron variant sa bansa at bigla ang pagtaas ng bilang ng kaso ng mga nahahawaan nito, ay naglabas ng executive order ang lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ito ay ang EO number 21-128-A series of 2021. Ang EO na ito ay magsisimula sa araw na ito, Enero 10 hanggang 15 taong kasalukuyan. Ito ay naglalayo na maiwasan ang pagkalat ng Omicron variant na sinasabing mas nakakahawa kaya't mataas ang posibilidad na mahawaan ang mga residente ng variant na ito. Kaya naman kailangang higpitan ang protective action at paghahanda laban sa sinasabing bagong variant. Kakapaloob sa EO ang mandatory quarantine kung saan kailangang dumaan sa 5 days quarantine sa nakalaang isolation facility ng mga LGU o home quarantine naman kung qualified sa DOH guidelines at kung ito ay fully vaccinated. At kumpleto ang requirements. Partially vaccinated or non-vaccinated na individual na may negative RT-PCR test at aprobadong travel coordination permit. Samantala, sa mga individual na fully vaccinated na makapagbigay ng antigen test at ito ay negative, ay pwede nang ma-discharge sa loob ng 24 na oras pagkakuha ng resulta. Para naman sa authorized person outside of residence sa ilalim ng official business, ay ang mga fully vaccinated ay pwede nang hindi isailalim sa mandatory quarantine, ngunit kailangan ang biyahe ay hindi lalagpas sa 48 oras. Ang mga partially vaccinated o non-vaccinated ay hindi isa sa ilalim sa mandatory quarantine, ngunit kailangan ang kanilang biyahe ay hindi lalagpas sa 48 oras at mayroong negatibong resulta ng RT-PCR o antigen sa kanilang pagdating sa anumang quarantine control points sa loob ng probinsya. Samantala, para sa mga partially vaccinated at non-vaccinated na mayroong negative antigen result at coordinated ang travel, siya ay isa sa ilalim sa 7 days quarantine. Kung wala namang ang negative RT-PCR o antigen, ay isa sa ilalim sa 10 days quarantine sa mga nakalaang isolation facility ng LGU. Ngunit hindi pa hihintulutan ang home quarantine sa ganitong pangyayari. Ang LGU din ang responsable sa pagsundo sa kanila sa mga border ng QCPs ng probinsya at kaagad na i-isolate. Gayunpaman, ang mga bumiyahe na hindi nakapag-ugnay na vaccinated at partially vaccinated at non-vaccinated, kahit mayroon silang nasunod na requirements ay isa sa ilalim sa 7 days hanggang 10 days mandatory quarantine. Para naman sa regulated establishment, ang mga sumusunod na establishment at aktibidad ang pinapayagang mag-operate. Una, para sa indoor na venue ay 50% capacity ang maximum na papayagan at 70% naman para sa outdoor venue. Ngunit kailangan lahat ng customer ay fully vaccinated. Kung hindi naman lahat ay fully vaccinated, ay 30% capacity lamang ang maximum na papayagan at 50% naman para sa outdoor. Gayunpaman, kailangan ang mga trabahador at may-ari ng mga establishment ay fully vaccinated at striktong ipapatupad ang minimum public health standard at kailangan walang pagtutol ang LGU sa mga gagawing aktibidad. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Shena Kimi-Kimi will live in interesting times.